Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the Lamb of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. The gospel parable of the sower reminds us that for God's word to yield a good harvest in our lives, we must prepare the soil by receiving the word with our hearts and minds and by heeding the call to action. In this Eucharist, let us ask the Lord for the courage to think, decide, and act according to the gospel. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For we have sinned against you. Show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins. Amen. And bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest. Thank you.
O God, who show the light of your truth to those who go astray, so that they may return to the right path, give all who for the faith they profess are accounted Christians the grace to reject whatever is contrary to the name of Christ, and to strive after all that does it honor. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, just as from the heavens the rain and snow come down and do not return there, till they have watered the earth, making it fertile and fruitful, giving seed to the one who sows and bread to the one who eats, so shall my word be that goes forth from my mouth. My word shall not return to me void, but shall do my will, achieving the end for which I sent it. The word of the Lord. Thanks be to God. Thank you.
from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, I consider the sufferings of this present time are as nothing compared with the glory to be revealed for us. For creation awaits with eager expectation the revelation of the children of God. For creation was made subject to futility, not of its own accord, but because of the one who subjected it. In hope, the creation itself would be set free from slavery to corruption and share in the glorious freedom of the children of God. We know that all creation is groaning in labor pains, even until now. And not only that, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, we also groan within ourselves as we wait for adoption, the redemption of our bodies. The word of the Lord. Thanks be to God. Sower. All who come to him will have life forever. Such large crowds gathered around him, and he got into a boat and sat down. And the whole crowd stood along the shore, and he spoke to them at length in parables, saying, a sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up. Some fell on rocky ground. There it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. But some fell on rich soil. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil and produced fruit, 100, 60, or 30-fold. Whoever has ears, ought to hear. The disciples approached him and said, why do you speak to them in parables?
He said to them in reply, because knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven has been granted to you, but to them, it has not been granted. To anyone who has, more will be given, and he grow rich. From anyone who has not, even what he has will be taken away. This is why I speak to them in parables, because they look but do not see, and hear but do not listen or understand. Isaiah's prophecy is fulfilled in them, which says, you shall indeed hear but not understand. You shall indeed look but never see. Gross is the heart of his people. They will hardly hear with their ears. They have closed their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their hearts and be converted. And I heal them. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. Amen, I say to you, many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. Hear then the parable of the sower. The seed sown on the path is the one who hears the word of God without understanding it, and the evil one comes and steals away what was sown in his heart. The seed sown on the rocky ground is the one who hears the word and receives it at once with joy. But he has no root and lasts only for a lifetime. When some tribulation or persecution comes because of the word, he immediately falls away. The seed sown among thorns is the one who hears the word, but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word, and it bears no fruit. But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields 100, 60, or 30-fold. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mapapalad kayo, sabi ng Panginoon, mapapalad kayong nakaririnig ng inyong naririnig. Mapalad kayong nakakakita ng inyong nakikita. Bahagi po ng ating pag-inilay ngayon ay pinapahalagahan ang kahalagahan ng tinatawag po natin isa sa mga prinsipyo ng pamumuhay natin sa daigdig na ito, yung principle of cause and effect. Ang bawat pagkilos ay may epekto. Maliwanag na sinimulan po sa atin sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias. Yung ipinahayag po rito, yung sa aklat ni Propeta Isaias ulit, ay katulad daw ng tubig o ng niebe, ng snow, na kapag pumatak mula sa langit, ay babasain ang lupa at ito ay pagyayamanin. So, yung mismong pagpatak lamang ng ulan ay may epekto na. At gayon, ano? Gayon ay pinahayag po ng Panginoon na sinasabi niya sa pamamagitan ni Propeta Isaias na alin, ganon din yung salita ng Diyos. Siguradong may epekto. Ngayon, makita po natin sa ating Ebanghelyo na alin, nagkataon naman na iba-ibang epekto. Depende sa uri ng lupa. May batuan,
may dawagan, may daanan, may mabuting lupa. At yung panalangin natin, Ellen, maging mabuting lupa. At paano maging mabuting lupa? Ito yung amon na ipinapapanik sa atin ang buong Megapan. At bahagi po nito, yung pagiging mabuting lupa. At mapapansin din po natin ng halos lahat ng dokumento ng simbahan ay naglalaman ng tatlong prosesong ito. Ano ito? Think, decide, and act. See, judge, or act. Tawagin po sa iba. Pero gamitin lang natin yung salita. Think, decide, and act. Nag-iisip, nagdidesisyon, at kumikilos. Yan ang maliwanag ko na kung saan ay ang mawala sa isa sa mga ito ay maaaring makaepekto sa pagtugon sa isang suliranin na hinaharap natin. Ano kaya po kumisan? Siguro may mga problema na nakita natin sa buhay natin natin. Recurring. Palagi yun na lang mga problema natin. Palagi na lang natin narinig, halimbawa na yung problema sa LRT, MRT, no? Halos araw-araw yung abirya. No? Eh siguro po, baka may pagkukulang sa isa sa mga nabanggit. Think, judge, or design, and act. So mahalaga po na makita po natin ng tunay na pag-iisip. No? Alam nyo, kasi ito pong tatlong ito, think, decide, and act in the light of faith through our Lord Jesus Christ. So, pwede yun ang pagbabasihan natin. Pero ito muna tayo sa tatlo, no? Pero bahagi rin po nito kasi isang maganda dokumento ng simbahan ay pinalabas po noong 2013. Noong unang encyclical ng Santo Papa Francisco. Ano yung unang encyclical ng Santo Papa Francisco? Lumen Fidei. The light of faith. The light of faith. At isa sa mga pinag-usapan dito sa liwanag ng pananampalataya rin, ay kumisa nandyan po yung kasi sabi ng iba, kasi kapag ikaw ay nanampalataya, hindi ka na mag-iisip. No? At ang sinasabi naman ng iba, kapag ikaw ay palagi na lamang gumagamit ng reason, no? Para walang palaging katapusan. Dito po sa Light of Faith, sa Lumen Fidei, bahagi po ng pagkilos dito ay binibigyan pansin natin na yung liwanag ng pananampalataya ay higit na matatagpuan natin, higit sa lahat saan, sa paggamit ng reason, no? Ng pagkaunawa. Kasi bakit? Kasi pakakala ng iba yung pananampalataya natin na isang pananampalataya na hindi na gumagamit ng utak. No? Hindi. Fides, quarens, intellecto. Faith, seeking, understanding. So hindi na hulugan yung pananampalataya natin, hindi na tayo pwede magtanong, no? Siguro sa iba, no? Pero yung aming pananampalataya ay isang pananampalataya na naghahanap na mas malalim na pagninilay. No? Kaya bahagi yun na kung saan yung makita po natin. Alam nyo, napakalagang makita natin sa sitwasyon na kinabibilangan natin, no? Kaya po sa lahat ng dokumento ng simbahan, huwag natin kalimutan na yung mga dokumento ito ay nag-i-encourage sa atin ang mag-isip. No? Do not take it on its face value. No? We have to go deeper. Or else, kasi bakit? Kasi kapag hindi tayo nag-iisip, maapektuhan yung ating pagdesisyon. Kasi bakit?
Kasi doon tayo kukuha ng pagkilos, ano? Kung hindi tayo, kung wala tayong pag-isip. Kaya ako ngayon, ang number one na hinahanap ngayon sa mga graduates natin, mga course rin, IT, Information Technology. Bakit? Ano ba yung technology ng information? To give the information as much as possible, as easy as possible. Para alin? Kasi kapag walang information, hindi mabibili yung produkto mo. No? Kaya po yung mga BPO na yon, ano? Ano kalimitin yung mga BPO na yon? Customer service. No? Para yung produkto mo ay higit na maintindihan ng iba para magamit nila ito at magiging maayos yung kanilang pagkawit para lalo pang marami ang bumili. No? So, eh katulad nilang po alimbawa nung nakariyang mga araw kasi ako'y naghahanap ng washing machine. No? Ay, hindi na kailangan mag-isip. No? Alam nyo, sabi nga, no, kay bata pa. No? Hindi katulad ngayon, ang dami natin ngayon selections ngayon. Eh, no? Marami tayong pagbibilihan ngayon. Ay, siguro po, kalimitan din naman dito. No? Nung bata tayo, hindi tayo nahirapan kasi bakit? Kakaunti lang yung pagbibilihan natin, halimbawa na lamang, no? Yung toothpaste. Nung kami ay bata, isa lang ang toothpaste. No? Kaya nga kumisang kapag nabili sa palik, sa tindahan ng alin, yung sinasasabi na, ay ali, pagbili nga ho ng toothpaste, ano sinasabi? Pagbili nga ho ng Colgate. Yun lang kasi yung alam. Ngayon, ha? Ang dami ngayon mga toothpaste. Iba't iba pa ang lasa. No? May fluoride, mayroong ibang walang fluoride, no? Mayroong iba na may milk. No? So, kaya, ang lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon, ay mag-iisip talaga, alin dito ang babagay sa akin? No? Bakit? Maraming choices. Maraming choices sa kanilang nasa harap. At yan ay kinakailangan mo mag-isip. No? Kaya ganun din sa ating pananampalataya. Kinakailangan at nawa makita natin na yung ating pananampalataya ay nag-aanyaya sa atin to involve us to think deeper. No? Pangalawa, to decide or to judge. Napakahalaga po yung decision. Isa po sa pinalagahan ng ating pananampalataya ay ang kalayaang pumili. No? The freedom to choose. At bagay kahit na sa panyayin ito, nais pa rin ang ating pananampalataya natin na nawa, no? Ipinapahayag na tayo may karapatan na pumili at hoping na piliin natin yung para sa Diyos. Pero isa sa pinahahalagahan ng ating pananampalataya ay ang kalayaan na pumili at maging responsable sa pagpili. Ay kung isa na may mga nakausap ako mga dating mga seminarista na lumabas sa seminaryo. And for several years, ay kung isa hindi pa sila nakapag-decide. Sabi ko mag-decide na kayo, ano? Kasi apat na taon na kayo nasa labas ng seminaryo. You need to decide. Bakit? Kasi for the sake of kung kayo maging pare para sa bayan ng Diyos, kasi kailangan ng simbahan ang manggagawa sa kanyang ubasan. Kung kayo naman ay mag-aasawa, kailangan mo yon para sa iyong pamilya. Bakit? Kasi kapag ikaw ay papasok sa isang relationship, you need to build up relationship. No? Kinakailangan pipili ka ng magugustuhan mo, manliligaw ka, at pagkatapos ay titingnan mo kung ano yung trabaho na ayusin mo. Ito po, ay it takes time. No? Ay hindi naman tayo bata forever. No? Kaya kinakailang mag-decide. Ang sabi ng iba, hindi ako makapag-decide. Not to decide is to decide. Ang hindi mo pag-desisyon
ay isa ng desisyon. Anong desisyon yon? Ang hindi ka mag-decide. Pero naman, makita po natin na rin, tinatawagan tayo na magkumilos pagkatapos ng desisyon na ito. Ano? Kaya sabi nga po natin, kuminsan, nag-iipon tayo ng plano. Puro na lang drawing yan. No? Walang execution. No? Magaganda yung plano natin. No? Para nangyayari na lamang ipangarap ng gising. Kasi bakit? Walang paglalapat. So kinakailangan natin ng tua. No? Kinakailangan natin isa katuparan yung means. Yung mensahe na ipinaiwasig sa atin na pinaniwalaan natin na mabuti. Gaano mang kaliit yung magagawa natin, gawin na natin para magkaroon ng laman. No? Kasi hindi lang ho dito no? Sa isip, hindi lang ho dito sa pagdesisyon, kinakailang umabot sa nabanggit na pagkilos. At yung panyayan ng buong nagkapalialit, well, siguro sabi nga natin, may proseso. Kahit hindi ka Katoliko, pero sabi natin ay, we have to think, decide, and act in the light of faith. Sa liwanag ng pananampalataya. Ba't sinabi sa liwanag ng pananampalataya, makita natin, kasi sabi nga, lahat natin, gusto natin na tayo ay mamunga ng sagana. Gusto natin lahat ay umaman. Pero anong klase ng pagyaman? Pag umaman ka ba, gawa ng pagtitinda mo ng syabu. No? Umaman ka ba, baka gawa ng inyong pangurakot. Umaman ka ba, gawa ng pagdaraya mo sa tindahan. No? So, kaya nga sinabi ng dalay ko kay Dylan, ano bagay yung panyaya na ibinibigay ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo sa kapanahonan na ito. Lahat ay gusto niyo maman, pero rin, sana po sa liwanag ng pananampalataya. At sa baba ng pamamaraan, tulad nga po na ipinayang sa banal na kasulatan, anong sabi, mapapalad kayo. Mapapalad kayo sapagkat nakikita ninyo ang inyong nakikita. Naririnig ninyo yung inyong naririnig. Ano ba yung narinig ng mga alagad na hindi narinig ng mga pantas at ng matatalino, ng mga propeta? Ano ba yung nakita ng mga alagad na hindi nakita ng mga propeta? Ay di walang iba kundi si Jesus. Yung ating pananampalataya kay Jesus ay nagbibigay sa akin ng edge. Yun ang ating lamang. Yun ang ating lamang sa ating pananampalataya. Maging bahagi yun ang ating pagkilos na kung saan ay makita po natin. Kaya nga po sabi mo ako doon sa encyclical ng Santo Papa, Lumen Fidei. Isang paghinilay dito na limbawa sabi mo ay yung dialogue with faith and reason. Ay isa po sa mga dialogue yan na kung saan ay makita po natin na naging usapin na 2,000 years ago. No? Pero, at tulad po alimbawa na yung pinamanig po ni Pope John Paul II. Kasi malagay yung dalawang bagay nito. Sabi, bakit? Lahat ito ay tumutungo upang makamit natin ang katotohanan. Ano? Truth through the use of faith, truth through the use of reason. Ano? Makakamit natin ang katotohanan. Pero maganda po yung isang pinamanig po ni Pope Francis. Dito po sa Lumen Fidei. No? Anong sinabi ko rito sa Lumen Fidei? Na when we engage in the dialogue of faith and reason, we will avoid extremes. Mawawala din yung mga extremes. Yung mga, kung tawagin po natin ay mga exaggerations. No? Mga, kung tawagin po natin ay superlatives. ISIS is an extreme. No? Bakit? Nawala yung
nawala yung balance between faith and reason. No? Kaya mga extreme siya. No? Kaya ang nais nila yun, yun ang sa pamagitan ng pagkuha nila, pananampalataya, extremist kung tawagin ko natin. No? Pero yan, maging natin nung hindi lang sa lalang ng pananampalataya, kaya sa pagkilos natin sa taigdig na ito. No? Alam niyo kung minsan, kapag kayo nakakausap ng mga sales representative, makikita niyo, ano, mga extremist yun eh. No? Kasi binibenta nila yung kanilang produkto. No? Naalala ko tuloy one time na mayroong nag-demo sa akin ng isang cookware. No? Anak ko, Father, kapag ito ay nakuha ninyo, magkakaroon na kayo ng healthy living. No? Ay talagang makukuha kang magpayes. No? Pero alin, ay kapag makita po natin na ayan ay nagpapahayag ng extremes, mag-ingat tayo. No? Kasi hindi makatotohanan yan. Medyo may danger yan. Kapag sinabi na, kapag halimbawa ako, kapag sinabi, ito, magandang gamot ito. Kapag ininom mo ito, lahat ng sakit mo mawawala. Extremes yun eh. Ay mag-ingat tayo. No? Kasi hindi yun. Eh, siguro sabi, Father, saan ba dito sa Ipanghelyo natin na sinabi ni Jesus na hindi extremes? Bagamat ito maliwanag na ipinamamanig sa atin ni Jesus na maging mabuting lupa upang mamunga tayo ng masagana. Anong sabi niya rito? Mamunga kayo ng tigi 100, tiga-anim na po, at tig-tatatlong po. No? So hindi niya sinabi na 100% lahat. Kapag kayo'y magkaroon ng maging mabuting lupa, pag inyong tinanggap ang mabuting balita ng ating pagliligtas, hindi, ano? Some will harvest 60, 100, and 30-fold. No? Kaya bahagi yun ako sa... Pero yung hamon na ipinamamanig ko sa atin ngayon, to think, to think, to decide, and to act in the light of faith alone. Dalawang bagay lang ho. Una, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. God has already empowered us. No? Huwag nating kalimutan. Anong sabi ni Jesus? Mapapalad kayo. Mapapalad kayo. Sabagat nakikita ninyo ang inyong nakikita. Naririnig ninyo ang inyong nakikita. Kaya din po, no? Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na to engage yourself in conversation with people who use reason. Huwag kayong matakot sa mga tao kung tawagin natin ay pilosopo. No? Kasi bakit? Kasi yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya natin. Gumagamit ng pilosopiya, ng reasoning. Huwag kayong matakot. No? Kasi sinabi ni Jesus, mapapalad kayo. No? Nasabi ko rin ako sana, no? Doon sa lalong-lalong ako sa mga leader ng ating pamahalaan. No? Ako sa mga tao, mayroong mga katungkulan, lalong-lalong ako, no? Na sana makita nila na sila naman walang problema. They think, they decide, and they act. Okay lang, ang permission nila kulang in the light of faith to our Lord Jesus Christ. Bakit? Ay hindi mo malang makitang magsimba eh. No? Paano nila ilalapat ang liwanag sa ayon sa ating pananampalataya kung hindi sila lumalapit kay Jesus? Kaya hindi po sana yung paanyaya ko. Ano? Lalong-lalo na doon sa mga pinapahayag natin na kung saan ay may mga key position para makita natin na mabigyan natin ang tunay na solusyon ng problema na inaharap natin. Kahit ako sa sumiranin ng libo ng ating ginagalawan. Pangalawa, we have to use this power. Huwag tayong matakot.
Huwag tayong matakot na gamitin natin, lalo-lalo na sa pagkasakatuparan ng nabanggit na pagkilos. Baka tayo kuminsan natatakot. Kasi kuminsan nakakalimutan natin magdasal. Nakakalimutan natin na alin. Kasama natin ang Diyos. Kaya nga sabi ko, always huwag natin kalimutan, ano? Yung pangatlong panyaya ni Jesus no bago siya umakyat sa langit. I will be with you till the end of time. Ako'y palaging kasama ninyo hanggang sa huling sandali. Kaya, huwag tayong matakot nalin. Ilapat natin ang mga pagkilos na ito na nakikita natin sa liwanag ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi mo nga, always, ano, sabi mo nga, isa sa makita natin ay si Mary, yung model. Si Mary, palaging nilalapad niya yung kanyang pagkilos. Nung sinabi sa kanya na, si Maria ay nagdadalang, si Elizabeth ay nagdadalang tao na kagad ginawa ni Maria ni Elizabeth. Pinalam niya kagad si Elizabeth. Talagang binigyan niya ng pagkilos. Hindi na siya, no, maraming pagkukuli na ginagawa sa daigdig na ito. Umisa po, yun na lang ang kailangan natin. So, ito pong dalawang ito. Una, we should always remember that we are being empowered by God. Pangalawa, huwag tayong matakot na ilagay sa paglalapat ang nakikita nating na desisyon na ginawa natin sa liwanag ng ating pananampalataya. Bakit? Kasama natin si Jesus.